Jeremiah 13:23. Can people change the color of their skin? Or can a leopard remove its spots? Change people? Yan pong ating pag-aaral at wakasihan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito na kami naragdagan na naman ng isang araw ng buhay. Salamat po sa lakas. Salamat sa mga tagumpay, sa mga dumaang mga hamon sa buhay. At ngayon, kami Panginoon nagpapasakop sa inyo. Payapain niyo po aming loob, linisin niyo po kami at turuan. Kayo ang maging tunay na tagapangaral, tinig niyo ang aming marinig. We ask you, Father, to bless your people and lift up only your name. Salamat po sa ngalan ng iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Change people. Pwede nga ba natin talagang baguhin ang tao? Dapat ba nating ambisyonin na baguhin ang mga tao? Ecclesiastes 1:14-15, I have seen it all, sabi ni Solomon, and everything is just as senseless as chasing the wind. If something is crooked, it can't be made straight. If something isn't there, it can't be counted. Ang napakatalinong sa Solomon ang nagsabi na nakita ko na ang lahat. Nasuri ko na ang lahat at napakarami nating ginagawa, wala namang hinahantong ang mainam. Ang anumang liko ay hindi na itutuwid at yung wala doon hindi pwedeng asahan. It is unwise, useless to straighten what is crooked, to count what is not there, to change what cannot be changed. Kaya ang laki ng conflict ng mga tao, mag-asawa, magulang at anak, magkapatid, magkaibigan, ay pilit at pilit nating binabago ang mga tao sa paligid natin para umayon at bumagay sa ating kagustuhan, sa ating standards, sa ating inaasahan. Mas madali pa kung minsan na baguhin na lang ang ating expectation kaysa baguhin natin yung tao. Baguhin na lang natin ang ating definition kung ano ang dapat. Mas madali pa yon na magbago ka ng iniisip kaysa pilitin mong magbago ang mga tao para mag-swak sila sa iniisip natin. Proverbs 9:7, if you correct conceited people, you will only be insulted. If you reprimand evil people, you will only get hurt. Wala daw na papala yung pinipilit itama yung mga sa palagay nila yung mga mali at masasamang tao dahil masasaktan ka lang, mabibigo ka lang at baka gantihan ka pa. It is a waste of time and energy to refuse, to reject what could only be and what should only be accepted. Maraming stress sa buhay kasi pinipilit nating tanggihan yung mga bagay na wala naman tayong choice at dapat na lang nating tanggapin. Malaki ang ating pakikipag-contest sa mga lakas, mga puwersa na hindi naman natin kaya. Dahil pinipilit nating tanggihan ang dapat tanggapin, baguhin ang dapat ay tanggapin, kaya walang katapusang conflict. Jeremiah 13:23, can people change the color of their skin or can a leopard remove its spots? Nung panahon na ito inisip, inusal at isinulat, imposible pa talagang palitan mo ang kulay ng iyong balat. So the obvious answer at the time when it was written was no. Pwede bang tanggalin ng leopard ang kanyang mga disenyo sa kanyang balat? Hindi rin. People and animals cannot change their inborn nature. At matatahimik tayo sa buhay kung tatanggapin natin na ang tao talaga, maging hayop man, maging halaman man, ay may likas na kakanyahan, kasarinlan, identity, ugali. Na yun ay kakambal na niya nung ipinanganak siya, at ano man ang pagpipilit mong yun ay ibahin, ay mabibigo ka lang. It is unwise and useless to reject, to change what cannot be changed in people's created, therefore preordained personality. Wala namang taong lumikha sa kanyang sarili. Maski nga magulang, ina't ama, hindi naman nila nililikha yung nagiging anak nila.
nasa pagpapasya ba ng lalaki at babae na mag-asawa na ang kanilang magiging anak ay ganito ang height, ganito ang texture ng buhok, ganito ang magiging talino, ganito ang magiging strength. Wala yun. Wala sila kamalay-malay sa nangyayari kung sino at anong kanilang magiging anak. At sila man ay wala kamalay-malay kung sino sila at bakit sila naging ganun. Kasi Diyos ang lumilikha sa atin. We are only participants in the reproductive process. But we do not create. Only God creates. Kaya sabi sa Psalm 139:13, "You are the one," meaning nobody else, "who put me together inside my mother's body." Kayo, O Diyos, ang bumuo sa akin sa sinapupunan ng aking ina. You, God, not someone else, are my designer, creator, maker. Therefore, what I am at birth is your idea. It is your will. It is not my idea. It is not the idea of my mother or father. It is your idea. Not even the idea of my grandmother, who also had no hand in the shaping of her personality. Jeremiah 1:4, sabi ng Diyos, "Before I formed you in the womb, I knew you." Bago pa kita binuo sa sinapupunan, kilala na kita. Alam ko na kung ano ang ginagawa ko at alam ko na kung ano ang magiging ikaw dahil ako ang bumuo sa iyo. Psalm 139:15-16, "Nothing about me is hidden from you, O God. I was secretly woven together deep in the earth below," ibig sabihin sa womb, "but with your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do." Malalim ang pagkaunawa ng umawit sa papel ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating personalidad, sa ating likas na mga ugali. Sabi niya, wala namang nalihim sa inyo tungkol sa akin. Nung hindi pa alam ng lahat, sikreto pa, ako'y nabubuo. Hindi pa nakikita ng ultrasound, ako'y nabubuo. Kita na ng inyong mata na ako'y nabubuo. Bago pa ako isilang, isinulat niyo na at itinakda ang lahat ng aking gagawin. Hindi naman ibig sabihin na itinakda ng Diyos na itong iinumin mo ganun, 2 tasang kape ngayong umagang ito, ganito karaming asukal. Ang ibig sabihin lang ay, alam nyo ang general direction ng aking buhay dahil kayo ang lumikha ng aking personalidad. Dahil nilikha nyo ako na mahilig sa math, therefore alam nyo na hindi ako mapupunta sa mga kurso at sa mga hanap buhay na walang kinalaman doon sa galing ko. Dahil nilikha nyo ako maibigin, therefore alam nyo na ako yung magiging palaibig. Dahil nilikha nyo ako na mapagsinop, alam nyo ang gagawin ko pagka ako'y may pera, alam nyo ang gagawin ko pagka ako'y nagkaroon ng pagkakataon, dahil kayo ang lumikha sa akin. Hindi ko naman nilikha ang sarili ko. Hindi rin ako nilikha ng mga magulang ko at hindi ko nilikha ang aking anak o magiging anak. Because you made me this way, naturally, I was born this way. I will be this way all my life, and I can only be what you made me. I can only do what you designed for me to do. Hindi ako pwedeng magpanggap, kunwari ay mag-engineer o mag-chemist, kasi hindi niyo ako nilikha na maging ganon. Hindi yun ang aking likas na galing at talino. Hindi ko pwedeng tigasan ang loob ko sa mga lumalapit at humihingi kahit ilang beses na akong nabigo dahil nilikha niyo akong maawain. Ngayon, hindi ako pwedeng sobrang maging maawain na binobola na ay nagpapabola pa kasi nilikha niyo akong wise. May iba akong strength. May iba akong weakness sa tingin ng tao. Pero hindi lahat ng strength ay nasa akin. At hindi naman lahat ng weakness ay nasa akin din. Kanya-kanya kami mga nilikha niyo ng specialty para lahat may papel. Kanya kami ng kanyang galing, ng husay, para lahat ng gawain, mayroong gagawa, pero hindi ibig sabihin ako lahat, dahil hindi ko naman alam lahat, at hindi ako malakas sa lahat ng larangan ng buhay. Kaya kami magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakasama sa trabaho, magtutulong-tulungan, dahil ang lakas niya ay hindi ko lakas, ang galing ko ay hindi niya galing,
kayo ang lumikha sa amin. Nilikha nyo kaming magtutulungan, magmamahalan, kaya i-distribute, ibinahagi sa iba't iba ang kanya-kanyang mga talino at galing para kailangan namin ng isa't isa. Psalm 139, 23-24. Look deep into my heart, God, and find out everything I am thinking. Don't let me follow evil ways, but lead me in the way that time has proven true. The prayer is saying, as I am, as you made me, lead me according to your good intention to be what you intended me to be. Kaya lagi natin sinasabi, follow God's will. At lagi marami nang tatanong, ano po ang God's will para sa akin? Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo na likas. At yun ang will niya para sa iyo. Ginawa kanyang mabusisi, maburiri. Ibig sabihin, ang will ng Diyos para sa iyo, ikaw yung nagbabantay ng lahat ng mga detalye. Meron namang medyo may kaburaraan. Nilikha siya ng Diyos siguro para iba ang gawin. Then nagtutulungan kayo, nagbabantayan para at the end of the day, both of you benefit from each other. Kung paano niyo ako nilikha, turuan niyo akong mabuhay sangayon doon. Kaya mga magulang, sapagat hindi tayong lumikha sa ating mga anak, hindi para sa atin na idikta kung paano sila mabubuhay. Kung ano ang magiging kurso nila, ano ang magiging trabaho nila, ano ang dapat nilang gawin. Kasi dapat maging totoo sila at tapat kung paano sila nilikha ng Diyos. Hindi tayo Diyos para magdikta kung paano mabubuhay ang kapwa. Dapat siya ay turuan, yes, ganyan ang role ng mga magulang. Payuhan, ipanalangin, mahalin. Pero nasa kanila ang pasya kung sino ang kanilang mamahalin. Kung sino ang gusto nilang makasama sa buhay, ano ang gusto nilang maging hanap buhay, dahil yun ang tawag sa kanila ng kanilang likas na katauhan. John 6:37, sabi ni Jesus, "Everything and everyone that the Father has given me will come to me, and I won't turn any of them away." Sino man daw ang ipadala ng Ama sa Kanya ay tatanggapin niya at hindi niya tatanggihan. Jesus accepts people who accept Him. No matter who or what those people are. Isa lang ang patakaran ni Jesus sa pagtanggap sa tao kung ang tao'y tatanggap din sa Kanya. Hindi niya ginagawang patakaran ano bang personalidad mo, ano ba ang gender mo, ano bang edad mo, ano ba ang race o kulay ng iyong balat. Pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin Kanya. At siya ang modelo natin sa buhay. Ganun ang dapat na patakaran natin sa pagtanggap sa isa't isa. Tatanggapin kita kung paano ka tinatanggap ng Diyos, kung paano ka nilikha ng Diyos. Hindi tatanggapin kita kung masusundan mo ang mga panukat ko, mga standard ko, requirements ko. Kasi kung gagawin ng Diyos sa atin yun na tatanggapin niya tayo ayon sa kanyang panukat, standards at requirements, edi wala sa ating natanggap ni isa man. At kung tayo umaasa lang natanggapin ng Diyos, sino tayo para tumanggi at magtatwa sa kapwa? Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." One of the greatest statements of Jesus that I really love is that His main ministry is to give people rest. Gusto niya ang tao mapahinga. At yung pahinga na ipinagkakaloob ni Jesus ay nakasalalay sa kanyang walang patakarang pagtanggap sa tao. Paano ka mapapahinga kung hindi ka katanggap-tanggap? Paano ka mapapahinga kung lagi kang kulang? Paano ka mapapahinga kung lagi kang pinipilit ibahin? Labag sa kung ano ang tunay tungkol sa iyo. Napapahinga ka lang, napapanatag kung ika'y tinatanggap. Kaya sa pagbibigay ni Jesus ng kapahingahan, kakambal yung kanyang maibiging pagtanggap. Sabi niya, mapapahinga kayo. Dahil ano ba ang sobrang bumapagod sa tao? Yung pag-abot sa standards ng religion, sa standards ng requirement ng mga taong gusto niyang tumanggap sa kanya. Kaya maraming mga tao are
forced to stand taller than what they really are, to wear masks, to pretend, to live in lies, because their truth will not be acceptable. So to give people rest is you take them for what they are and you love them as God loves them through Jesus. Luke 6:42, how can you say, my friend, let me take the speck out of your eye when you don't see the log in your own eye? You show offs. First get the log out of your own eye, then you can see how to take the speck out of your friend's eye. Paano mo daw aalisan ang tao ng puwing kung ikaw man ay may malaking puwing na nakabara sa iyong mata, hindi ka makakita ng malinaw? Paano iibigin mo at re-require mo na ang tao ay mag-iba kung ikaw mismo ay marami rin dapat ding ibahin? Paano mo tataasan ang standard sa mga tao na yung taas ng standard na yun ay ni ikaw ay di mo kayang abutin? The application is simple. Do not reject people for what you consider a speck in their eyes. Do not reject people for what you consider a defect in their personality. At ang pagkakaligaw-ligaw ng ibang napakalaking pagkakaligaw kung ang sariling magulang ang hindi tumatanggap sa sarili niyang anak. Laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Kung meron man na asal, ugali, personalidad ang iyong anak na ayaw mo, isipin mo na lang kung saan siya galing at kanino siya galing. Anak mo nga eh. So genetically, kanino siya nang galing, hindi sa'yo. Pero sa mga, ba, hindi ako ganyan. Oo, baka ganyan yung lolo mo. Ganyan yung tatay mo, ganyan yung kanununuan mo. Napasalamat ka na lang at sa iyong sariling katawan at pagkakatao ay hindi lumabas, pero nandun tulog. Pero naipasa mo sa iyong anak at sa kanyang buhay, sa kanyang henerasyon lumabas at nagising uli yung ugali na yun, yung asal na yun, yung personalidad na yun na ayaw mo. Pero tatandaan mo, sa iyo galing ang iyong anak. Hindi siya galing sa puno ng saging, hindi siya galing sa bukayo, hindi siya galing sa butete, galing sa sayo. So to reject your own child is to reject yourself and your own ancestry. A little knowledge of genetics will tell us that all personalities of a human being ay nasa kanyang genes, pero hindi lahat yon ay nabubuhay. May ninuno siyang maputi, may ninuno siyang brown, may ninuno siyang maitim. Hindi mo alam kung alin sa mga kulay na yon o alin sa kombinasyon na nang lalabas sa kanya. Pero hindi pwedeng manggaling yun sa hangin, galing din yun sa inyong mga ninuno. Kaya mahalagang mamulat ang mga tao at pagka tinuos mo kung saan-saan galing yan, galing sa lola, yung nasa lola, galing sa kalula-lulahan, eh di babalik ka sa Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Matthew 7:1-2, don't condemn others and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So you don't want to be rejected? Don't reject. You want to be accepted? Accept people. Do not hate people for what, who they naturally are. Do not hate people for their inborn nature. Mayroong likas na kakambal na ng tao, ipinaglilihi pa lang siya. Meron namang mga mangilang-ilang mga asal, ugali na napulot lang, natutunan lang, yun ang pwedeng baguhin. What is learned can be unlearned. What is programmed can be deprogrammed and then reprogrammed. Pero dapat, pero tayong pagbubulay-bulay, kung ano ba ang asal, ano ba ang kilos, ano ba ang ugali, ano ba ang personalidad ng taong ito na napulot lang niya sa isang kanto, therefore pwede ko siyang yugyugin para malaglag uli at mawala sa kanya. Pero alin dyan yung kasama na niya nung pinaglilihi pa lang siya, kahit ko siya pabale-balentungin, tagtarin, hindi yun matatanggal. At matatahimik ang ating buhay pag napag-aralan natin at nasuri, alin ba talaga ang pwedeng improvement? Di improvement. Alin ang pwedeng baguhin? Hindi baguhin. Pero yung likas, mabibigo ka lang. Masasaktan ka lang at makakasakit ka. Pagpapalitan at babaguhin mo ang likas. Meron pa mga magulang takang-taka do sa mga anak pagtanda, ay ganun pala siya, ay ganito pala yung anak ko. Hindi mo siya tiningnan nung bata pa siya.
nakahiga pa lang sa kuna ang bata, marami ka nang makikita tungkol sa kanyang personalidad. Maliit pa lang na bata, nakikihalubilo sa kapwa bata, malalaman mo na, mapagbigay ba ito? Maramot ba ito? Siya ba ay iyakin? Siya ba ay lumalungkutin? Masayahin? Alam mo na. Tapos may mga nanay at tatay na na-surprise pa nung meron silang na-discovery sa anak nila nung 30 anyos na nagbulag-bulagan ka buong buhay para hindi mo malaman yon. O hindi mo inalagaan, hindi mo nakita. Mayroong likas, useless, na piliting ibahin. Meron naman na acquired lang, learned lang, it can be unlearned and reprogrammed. Alamin ang pagkakaiba ng mga yon. 1 Peter 3:7, if you're a husband, you should be thoughtful of your wife. Treat her with honor because she isn't as strong as you are and she shares with you all the gift of life. So, sa mag-asawa lang, iisa na kayo, iisang laman, iisang dugo sa tingin ng Diyos, magkaiba pa rin talaga. Kaya ang itinuturo, huwag mong harapin sa asawa mo yung strength mo. Hindi ka takot sa ipis, takot siya, huwag mo siyang palitan. Huwag mong ibahin, huwag mong ipilit na huwag kang matakot sa ipis. E takot nga, ano magagawa mo? Kahit ihulog mo yan sa bintana, takot pa rin yan. Ba't di mo nalang tanggapin? Ubusin mo ang ipis sa bahay niyo para huwag siya matakot. Accept people for and with their natural personalities. Hindi ko mo hindi ka matatakotin, aasahan mo ang tao, hindi rin matatakotin. Hindi ko mo hindi ka sentimental, pipilitin mo sa asawa mo, huwag siyang maging sentimental. Kung sentimental talaga siya, may dumadaan lang na lamok, napapaiyak yan. Huwag mong alisin sa kanya yung likas. Romans 4:1-4, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. Even in religious terms, we are taught to accept one another kahit yung may ibang pananalig, yung may ibang conviction, yung may ibang itinuturing na mas mahalaga kaysa sa ibang mga teaching. We are taught to accept such people. Hindi naman lahat ng tao sabay-sabay mag-grow. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng korte ng isip. At hindi lahat ng tao sabay-sabay na nakakaunawa ng mga bagay na dapat unawain. Kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon, at kanya-kanyang perception. Ang sabi, tanggapin nyo ang mga kapatid kahit hindi lagi kayong agree sa doktrina. Hindi ko mo hindi siya agree sa doktrina mo ay demonyo na siya at ikaw ang santo. Hindi ko mo hindi siya agree sa iyong paniniwala ay masama at mali na siya. Baka hindi palang nagagagap na unawa ng isip niya ngayon. O baka naman, ikaw ang mali. Naisip mo na ba yun na baka ikaw ang mali at siya yung tama? O lagi na lang pag may iba ang iniisip ay siya ang mali at ikaw ang tama automatically. Kaya magulo ang buhay. After all, sabi ng Romans, God welcomes everyone. What right do you have to criticize someone else's servants? Eh lahat daw tayo servant ng Diyos, hindi man naman servant ang iyong kapatid. Only their Lord can decide if they are doing right and the Lord will make sure that they do right. Sabi niya, alam mo, tinatanggap kayo lahat ng Diyos. Bakit hindi niyo tanggapin ang isa't isa? Dahil magkakaiba kayo ng paniniwala? Naniniwala ka na ang baptism dapat ay immersion, siya ay sprinkling, yung isa ay pouring. Sabi, tinatanggap kayo lahat ng Diyos, ba't hindi niyo tanggapin ang isa't isa? Ano kakala niyo, kayo na lang ang tama? Bakit? Servant mo ba yung kapatid mo? Hindi. Kaninong servant siya? Servant siya ng Diyos. Ang Diyos ang kanyang amo, ang Diyos ang kanyang master. Sabi niya ganun, yung master ang magtutuwid sa kanyang servant pag mali, hindi ikaw. Hindi mo naman siya servant eh. Magkakaiba lang kayo ngayon ng consciousness, magkakaiba ng point of view. Hindi ibig sabihin na dapat mo siyang baguhin o dapat kanyang baguhin. Iba-iba tayo ng speed, direction, and breadth, and width, and length ng pag-aaral at pagkaunawa sa Panginoon. Sabi ganun, magtanggapan kayo sa isa't isa at huwag niyong baguhin ang isa't isa dahil kung merong dapat magbago sa sino man, eh ang kanyang master ang magbabago sa kanya at ang Diyos ang master. Kung mali siya, bahala siya sa Diyos. Diyos ang magtutuwid sa kanya. Hindi kailangan ikaw. Lagi kasi tayong merong Messiah complex. We want to save the world. We want to save everybody from their mistakes and enlighten them with our own wisdom. Gusto nating ituwid ang lahat ng liko dahil akala natin tayo ituwid at sila'y liko.
At sila naman, iniisip tayo ang likod, sila ang tuwid. Kaya laging may giyera mundial, laging mayroong world war. Kanya, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa atin. Kung dapat siyang ituwid, Diyos ang magtutuwid sa Kanya. Kasi sa Diyos siya nananagot, di naman sa iyo eh. At sa palagay mo ba, kung dapat siyang ituwid, hahayaan ng Diyos na hindi siya maituwid? Anong palagay mo sa Diyos? Pabaya? Hindi niya alam ang ginagawa niya? O napakakitid at napakaliit ng pag-aakala mo sa kung ano ang tama na yung mga ibang mga nakapaligid dito na katotohanan na hindi mo pinaniniwalaan, ang tingin mo na ay mali. Anong tingin ng Diyos doon? Mali din nga ba? O makitid lang ang iyong isip? Dapat lawakan ang isip. Most of the time, the truth is not just a tiny dot, your point. No. Many times, the truth are two or three or more points and all the sub-points in between. Hindi maliit ang katotohanan. Madalas, maliit lang ang ating nakakayanang unawain. 1 Samuel 16:7, people judge others by what they look like, but I, God, judge people by what is in their hearts. So God looks at people's hearts, not at their outward appearance or personality. God accepts people for what they are inside, meaning God accepts people for their essence, for their spirit, not for their body. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso, hindi dahil sa physical structure lang ng ating puso o ng ating katawan. Lampas doon ang pag-unawa ng Diyos. Merong hinahanap ang Diyos sa bawat tao na lampas sa tingin ng tao lamang. At ang Diyos ang ating hukom. Siya ang sumusukat sa atin. Hindi tayo ang hukom ng isa't isa. James 2:8-9, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom, which is found in the scripture. And that law is, love your neighbor as you love yourself. But if you treat people according to their outward appearance, according to their personality, according to what you see, you are guilty of sin, and the law condemns you as a lawbreaker. Sabi ko, isa lang naman ang tunay at mahalaga at pangunahin, nangingibabaw at dapat magharing utos, yun ay magmahalan kayo. Pero kung ikaw, sinusuri, inuuri, kinikilatis mo ang tao, ayon lang sa iyong nakikita, nababatid, nauunawa, nagkakasala ka. At ikaw, ang siyang mapapatunayan nagkasala, ayon na rin sa iyong mga sariling panghuhusga sa iyong kapwa. Rejection, hatred, destruction of people's natural, inborn personalities result in conflict, in trouble, in failure, and frustration. Halos lahat ng giyera sa bahay ay dahil sa pag-reject natin sa isa't isa. Ang gusto niyang kainin na itlog, malasado. Ang gusto mo, sunog-sunog, tayang-tang, di hayaan mo siya. Eh, iisa po ang itlog eh. O di siya lang kumain ngayon, ikaw bukas. Take turns. Kailangan lang meron kang method. Because we have to share the planet, we have to share the house, we have to share the dining table. We've got to learn to live with one another. Napaka-importante na tanggapin, imbes pasunurin mo sa'yo ang kapwa. Changing people instead of accepting and loving them as God's creation and design, as God's wonderful workmanship, cause grave sorrow and pain to all. Bakit may mga anak na naglalayas kasi hindi sila tinatanggap ng magulang o hindi nila tinatanggap ang magulang nila? Bakit mayroong mag-asawang naghihiwalay kasi hindi nila tinatanggap ang isa't isa o tumigil na silang tumanggap sa isa't isa? Bakit nagkakalayo ang magkakaibigan? Kasi hindi nila tinatanggap ang kani-kanyang mga ugali, mga kostumbre, at pagkatao. We are like clay jars in which this treasure is stored. The real power comes from God and not from us. We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us, and when we are knocked down, we get up again.
mahaba ang kwento at salaysay ni Paul tungkol sa rejection. Ito ang mga tinutukoy niya. People reject him for his looks, for his ideas, for his teachings, for his methods. So Paul reflects on how it is to be rejected. Kaya magaling siya magturo on love, 1 Corinthians 13. Love, kasi siya naranasan niyang hindi ma-love. Alam niya ang pait, ang habdi ng itinatakwil, ng itinatapon, ng itinitiwalag. At tayo man na nakaranas niyan, dalawa lang ang pwedeng reaksyon. Itinakwil ka, hindi ka minahal, lalo na nung bata ka pa. So gaganti ka sa mundo, itakwil mo uli lahat pag ikaw na yung matanda. Or, dahil alam mo kung paano masaktan, maitakwil, paano ma-reject, magiging mapagmahal ka na ngayon dahil ayaw mong maranasan ng iba yung dinanas mo. The same heat that melts the wax hardens the clay. The same sad experience can make you good or bad, can make you bitter or better. It is your choice. Ano ang gagawin mo sa mga pait na naranasan? Gaganti ka sa mundo o pipilitin mong iligtas sa maraming tao sa ganong pait by being good to them, by loving them, and by stopping and cutting the cycle of violence, the cycle of hatred, the cycle of unlove. Meron tayong kapangyarihan na gawin yun. Baguhin ang kapaligiran with the love of God. Kung may kapangyarihan na nakakapagpabago, yun ay pag-ibig. Not hatred. Not rejection. May mga tao naman, hindi lang sa iba ang nire-reject nila, pati sarili nila nire-reject nila. Yan ang mahirap. Because you have to live with yourself 24/7. Pag ikaw na mismo ang hindi tatanggap sa iyong sarili, sa iyong pagkatao, sa kung ano ka talaga, isang kapasusuling. Isaiah 45:9-11, the Lord said, "You have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay doesn't ask, 'Why did you make me this way? Where are the handles?' Children don't have the right to demand of their parents, 'What have you done to make us what we are?' I am the Lord, the Creator. Do you dare question me about what I have done?" Ginamit dito yung talinghaga ng palayok at dun sa gumagawa ng palayok. At ang Diyos ang gumagawa ng palayok at tayo mga tao ay palayok lamang. Alam niyo yung palayok, habang malambot pa yung puti, kahit anong gawin doon ng mamamalayok, ganoon ang magiging korte niya. At sabi niya, kayo mga tao, nilikha ko lang kayo, wala kayong karapatan. Tulad ng ang palayok ay walang karapatan na tanungin yung gumawa na, ba't ako ginawang ganito? Ba't wala akong tangkay? Ba't ganito korte ko? Akong gumawa sa inyo, ako ang Diyos, huwag kayong makipagtunggali sa akin. Tulad ng mga anak, wala silang karapatan na sabihin sa mga magulang nila, bakit kulot ang buhok ko? Ang laki-laki tuloy na nagagastos ko, kare-reband. Ba't hindi ako matangkad? Hindi tuloy ako makasali sa Miss Philippines? Bakit ako ganito? Bakit ako ganon? Sasabihin naman ng magulang nyo, eh bakit? Ako ba ganyan? Hindi ba ganyan din ako? Magkamukha nga tayo? Tinanong ko ba, lolo mo, bakit ako ganito? Niya, walang karapatan ang anak na itanong sa magulang bakit siya ganon. Kasi yung magulang, hindi naman siya ang gumawa sa anak. Sabi niya, ako ang gumawa sa inyong lahat. Tanggapin niyo ang inyong mga sarili, tanggapin niyo ang inyong kapwa, o kung hindi, akong kalaban niyo, kasi ako ang Creator. May reklamo ka? Anong laban mo? Marami mga anak, alam niyo, masama loob sa mga magulang, bakit ako'y pinanganak na mahirap? Bakit kami ganito lang? Bakit di ako maputi? Abi sinisisi yung lola kung bakit siya pango. Eh, pango din naman yung lola. Huwag tayong makipagtunggali kung anong likas. Kasi you will find yourself fighting God. May nililikha ba ang Diyos na mali? Kumisan, mali sa tingin natin. Sa mga panapanahon, lugar-lugar, maganda ang maputi. Pero sa mga bansa sa Africa, sabi niya, kadiri naman itong babaeng ito, puti-puti. Sa kanila kasi maganda yung maitim eh. Kanya-kanya rin ang standard. Ano bang standard natin? Ano dapat ang lalaki? Ano dapat ang babae? Ano dapat ang ganito? Anong ganon? Usually, it is only shaped by our culture. It is shaped by our environment. And now, in these times, it is shaped by advertising.
yung kabobola sa atin, ang mga produkto ng pagkapatuwid ng buhok, you feel miserable tuloy pag kinky yung buhok mo. Mabuti nga pag kinky yung buhok mo, pag may pumasok na lamok, di na makakalipad uli. Wala na siyang magagambala. Pero ano ba ang standard? Inuuto tayo ng advertising kasi gusto nila magtinda ng produkto nila. So suriin natin, ano ba sa tingin mo talaga yung standard? Ano yung tama? Ano yung mali? Kasi ang Diyos walang nililikhang mali. Ang mga sibilisasyon, ang mga kabihasan, meron ding standard. Ano dapat? Ganito dapat ang itsura mo, ganito dapat ang kilos mo. Pero yun ba talaga ang standard ng Diyos? So sa lagay, mali ang Diyos. Accept God's work. Accept God's will. Accept others and yourself. Romans 15:7, accept one another, then for the glory of God as Christ has accepted you. So kung gayon, tanggapin nyo ang isa't isa tulad ng tinatanggap kayo ng Diyos at ni Jesus. Keep changing for the good, yes. Keep changing for the better and the best version of your own real self. Hindi ibig sabihin hindi ka na mag-improve. Pero ang pwede mo lang improvein, yung likas na nasa iyo na, yung wala, hindi mo ma-improve yun. Yung wala, hindi mo pwedeng hanapin. But keep improving, but based only on your reality. Be the best version of your real self. Do not be the good version of someone else because then you'll be a fake. Do not hurt others and yourself by insisting on becoming what you or what they were not designed nor created to be. Kung hindi likas, hindi mangyayari. Kung hindi ukol, sabi na matatanda, hindi bubukol. Mapapagod ka lang. Galatians 5:14-15, all the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourselves. Let us not destroy ourselves. Let us not destroy people we love and people who love us. Accept them. Inspire them to be the better version of themselves. To improve within the real area of their personality. But we should not make people change just because we think that they should. Huwag tayong makipagtunggali sa lumikha sa atin. Jesus wants us to be restful and to be rested and very specially about our realities. Anong mga katotohanan sa ating mga sarili ang dapat nating tanggapin? Anong mga katotohanan tungkol sa inyong anak, magulang, asawa, kapatid, kaibigan ang dapat nating tanggapin? Huwag tayong mag-away-away, pilit natin pinapalitan yon samantalang mas madaling palitan ang ating attitude. Ama namin, turuan niyo po kami na baguhin ang pwede, improvein ang pwede, pero tanggapin yung talagang likas. Maghari nawa ang pag-uunawaan, pag-iibigan at pagtanggap sa isa't isa sa mga tahanang kinakatawan ngayon dito na yung mga anak. Visit the homes of your people, O God, and let your love prevail. Let unconditional love and acceptance be the rule while we continue to inspire and help each other to improve, to keep getting better at what we really naturally are. At nawa, Panginoon, sa paglawak ng aming isip at pag-unawa, ay maghari ang katahimikan, kapayapaan, katiwasayan sa aming mga buhay at mga bahay. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay. Suriin ninyo kung meron kayong nire-reject for whatever reason, bakit nire-reject? At humingi tayo sa Panginoon ng dagdag na karunungan at kapangyarihan na maging bukas ang puso, tumanggap, magmahal sa ating kapwa. Lord, as your people bow before you in silence, finish the message, please. Kayo magbigay sa amin ng mga napaka-personal na application na maiuwi, maipapamuhay hanggang kami makita niyo ng mukhaan. Lord, bless your people with wisdom and enlightenment. In the name of your Son, Jesus.